may mga nakakausap tayo ng mga news anchor or mga reporter na nagsasabi sa atin na ganito yan, ganito, binibigyan kami ng ano, binibigyan kami ng instruction. Oo. Tsaka, imbis na lumayo sa China, sa mga barko ng China, eh parang papalapit pa. Mm-mm. Oo. Eh kasi nga naman, pag malayo, paano naman yan mabuboba ng tubig? Mm-mm. Kung malayo. Eh syempre, ilalapit mo ng konti. Kasi, pag malayo, paano tatamaan? Pag hindi tinamaan, walang scoop. Diba? Mm-mm. Walang istoryang ibabalita. Kung ikaw, ayaw mo mabasa ng tubig, ha? Ayaw mo mabomba ng tubig, lalapit ka ba doon sa barko ng China? Mm-hmm. Oh, 'di ba? Tayo hindi tayo kumakampi sa China, ha? Pero ang nakakabwisit dito, pinoprovoke nila yung China para magalit yung China at bombahin tayo ng bombahin ng tubig para magmukha tayong kawawa at magalit ang mga Pilipino sa China. Pero ito, doon sa mga naniniwala sa media, na mga naniniwala doon sa mga propaganda ni Tariela, panoorin nyo, ito mangingisda mismo. Naglabas ng sama ng loob ang isang mangingisda mula sa Zambales kaugnay ng tumitinding tensyon sa Scarborough Shoal. Ayon sa kanya, ang mga media na nagpupunta doon, pati na ang civilian mission na Atin Ito Coalition ay hindi naman nakakatulong bagkus panggulo lang sa kanilang kabuhayan doon. Narito ang balita ni Val Divina Gracia. Mas lalo umanong naging pahirap ngayon para sa mga mangingisda mula sa Zambales ang pagpunta sa Scarborough Shoal kung saan sila nakakahuli ng mas maraming isda. Sa panayam ng SMNI News kay Anthony Culliado, mangingisda sa West Philippine Sea, kung dati-rati ay nakararating pa sila malapit sa Scarborough Shoal, ngayon anya ay hinaharang na sila. Ang pasalamat lang nito na kahit pinapaalis sila ay hindi naman sila ginagamitan ng dahas. Sinisi naman ni Culliado ang mga media na nagtutungo sa pinag-aagawang teritoryo at pinapamalita ang ginagawa umanong pangharas ng China. Dahil aniya dito, silang mas mahihirapan. Kagaya ng mga maliliit na mga media, panggulo lang yan sila eh. Oh. Oh. Oy, kayong mga media kayo, panggulo daw lang kayo. Mm-hmm. Hindi ko nga malaman kung bakit laging may media dyan sa West Philippine Sea. Diba? Imbis na pag-usapan ng gobyerno sa gobyerno, eh media ang pinapadala. Ano magagawa ng media? Diba? Oh, takot nga magsalita eh. Tapos, takot nga magsalita laban kay Marcos eh. Tapos ipapadala nyo sa West Philippines. Ano magagawa niyan dyan? Oh, iscoop lang ang kukunin nila dyan. Diba? Gagalitin ang China. Yung China ba, may mga camera sila? Oh, yung China ba, sa tuwing may nangyayaring ganyan, nagka-camera ba sila? May mga reporter ba silang kasama? Wala. Tayo Pilipinas, alam nyo kung bakit? Oh, dahil itong mga ito, pinaglololo ko ang mga Pilipino, gusto magagalit ang mga Pilipino sa China. Oh. Oh. Pero pakinggan nyo mismo ang mangingisda dahil itong mga mangingisda, ang tunay na nakakaalam kung ano ang nangyayari at kung ano ang experience nila dyan na dati wala namang ganyan. Ngayon lang na napakaraming pumupuntang media. Kawawa sa inyong mga mangingisda eh. Makapag-scoop lang kayo, mga hayop kayo. Ha? Dahil sa mga scoop-scoop nyo, binabalita nyo na hindi ko alam kung totoo, yung mga mangingisda ng mga Pilipino, yun ang pinapahamak nyo. O ito, pakingganin nyo. Hindi nila alam yung mga nasasagasaan nila sa ginagawa nila. Kami mga maliliit na mangingisda. Kami yung nasasagasaan. Kami yung nandoon. Hindi naman, wala naman sila doon eh. Kami ang nandoon sa loob. Kami ang nandoon sa Kalboro. Sila, gumagawa sila dito. Nanon. Yun ang ikasisira talaga ng ano. Talagang nagagalit ang China. Kaya hindi na tayo pinapapunta doon. Maging ang isinagawaan niya na civilian mission ng Atin Ito Coalition noong Mayo ay panggulo. Eh mga gago nga eh. Diba? Oh. Nagagalit na nga yung China, di ba? Tapos, magagaganyan pa kayo. Gagalitin nyo palalo. Kung kayo lang mamamatay, okay lang. Oo. Huwag kayo mandamay. Lang din. Ano yung napabalita na 100 boats na pupunta doon? Hindi naman sila umabot doon. Panggulo lang sila. Oo. Ano sabi ng mangingisda? Oh, eto, 100. Oh, pakinggan nyo ulit ha. Maging ang isinagawaan niya na civilian mission. Civilian mission nung May. Napaka na ng makakaliwa. Oo. Kasama pa ata dito si Yuntibero. Siyempre, utos ata ng gobyerno yan eh. Oo.
Oh, eto, pakinggan natin. Nang atin ito coalition noong Mayo ay panggulo lang. Oh, atin ito coalition. Oo. Ang may pakananon si Risa Ontivero, syempre suportado din 'yun ng gobyerno kasi nangyari nga eh, 'di ba? Oh. Napabalita na 100 votes na pupunta doon. Hindi naman sila umabot doon. Panggulo lang sila kasi hindi sila mangingista eh. Oo. Tumutulong sila pero nakakasama sila sa aming mga maliliit na mangingisda. Oh. Sinabi naman ni Culiado na noong panahon ni dating oh, 'di ba? Oh, ito to. Gumagawa sila dito noon. Yun ang ikasisira talaga ng ano, talagang nagagalit ang China kaya hindi na tayo pinapapunta doon. Maging ang isinagawaan niya na civilian mission ng atin ito coalition noong Mayo ay panggulo lang din. Na yung napabalita na 100 votes na pupunta doon, hindi naman sila umabot doon. Ang yayabang nyo, may pa-mission-mission. Oh, may pa-mission-mission pa kayo, pagkatapos nyo pala mag-video, umuwi na kayo. Hindi naman pala kayo umabot doon. Oh, ano sa pakinggan nyo. Sino ba 'di magiinit ulo nito? Ginagago tayo ng pati media ginagago na tayo. Oh. Lahat na lang ito at magkakasabot talaga ginagago tayo eh. Oo. Oh, pakinggan niyo 'yung sabi ng mangingisda ha. Maging ang isinagawaan niya na civilian mission ng atin ito coalition noong Mayo ay panggulo lang din. Ngayon napabalita na 100 boats na pupunta doon. Hindi naman sila umabot doon. Hindi naman pala kayo umabot doon eh. Ano pang ginawa? Ano ginawa niyo diyan? Oh, kung hindi kayo umabot sa Scarborough, saan lang kayo nakarating? Ah, syempre, pagkatapos ng picture-picture video-video nyo, baka umuwi na kayo. Oh, pagkatapos sila mag-video-video, hindi naman pala nakarating doon. Tapos, ang yayabang, atin ito, eh di sa inyo na. Oh, puta pa picture lang talaga eh, no? Media mileage lang talaga gusto nitong mga to eh, no? Dapat nag-artista kayo lahat. Dapat di na kayo nagpolitiko. Putang ina, video lang pala gusto nyo. Oh, hindi naman pala nakarating doon sa Scarborough. Oh, anak ng tukwa. Oh, eto. Oh, namnamin nyo. Panggulo lang sila. Kasi hindi sila mangingisda eh. Oo, tumutulong sila pero nakakasama sila sa aming mga maliliit na mangingisda. Sinabi naman ni Culiado na noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay payapa silang nakakapalaot sa pinag-aagawang teritoryo. Oh, sa pool na naman kayo. Oh, di ba? Sisi pa kay Duterte. Oh, sisi pa kayo kay Duterte, ha? Ah, na sinasampal kayo ng katotohanan galing mismo sa mga mangingisda na may tunay, may totoong experience dyan sa West Philippine Sea. Oh, kinang inan nyo, sisi kayo ng sisi kay Duterte, kayo may kasalanan. Oh, wala kasi kayong magawang solusyon, no? Wala kayong magawang solusyon, kaya isisisi nyo sa iba. Ganito rin ang pahayag ng ilan pang mangingisda na dumalo sa isinagawang public consultation ng House Committee on National Defense and Security at ng Special Committee on the West Philippine Sea sa Masinloc, Zambales noong May 24 ngayong taon. Sa panahon naman nung nangyari na naging presidente. Oh, eto diba, napag-usapan na natin yan. Hindi si yung napahiya yung mga kongresista niya. Rodrigo Duterte, kaya muli po kami nakabalik pero sa panahon ngayon po, hindi po namin alam dahil yan sa sinasabing gentleman agreement. Oh, sino nagpalabas ng gentleman's agreement na yan? Oh, yung gentleman's agreement na yan, si Mike Abe ang naglabas niyan. Oh, si Mike Abe na akala mo matalino. Pero kung mag-vlog, 8 minuto. Yung 8 minuto na yon paulit-ulit ang sinasabi. Oh, kahit puntaan nyo doon sa channel ni Mike Abe. Lahat ng video niya, 8 minuto. Kung sumobra man, mga 20 seconds, ganyan. Kasi pag 8 minuto na, wala na, hindi na gumagana utak nun. Tingnan mo, paulit-ulit. Paulit-ulit pag nagsasalita. Uungol-ungol lang siya. Uungol-ungol lang siya, tapos, tapos na. Mula umpisa hanggang dulo, isa lang ang gusto, ibig sabihin niya. Oh, isa lang ang issue, paikot-ikutin niya doon kasi pag 8 minuto na, pwede ka maglagay ng ano diyan. Pwede ka maglagay ng sarili mong ads. Eh, hindi mo sarili, no? Pwede ka maglagay kahit ilan na ads. Ibig sabihin, pag 8 minutes na, pera 'yun. Oo. Kasi maglalagay siya siguro mga 10 ads sa 8 minutong video, 10 ads ilalagay niya doon. Oo. Para kumita siya ng pera. Alam mo kasi minsan,
yung pagsusuot ng mga Amerikana tapos naka-necktie ka pa. Akala mo matalino ka eh. Oo. Oh, dinadaan mo sa dinadaan mo sa necktie eh. Mm-mm. Oh, ito si Mike Abe. Ito yung naglabas niyan eh, 'di ba? Ito naglabas ng gentleman's agreement daw, 'di ba? Siya yung nag-umpisa niyan. Mm-mm. Tapos ngayon, dadaanin mo kami sa paano-ano mo? Ha? Dadaanin mo kami sa pa-necktie mo. Ulul. Kahit mag-necktie ka, hindi ka guguwapo. Mm-mm. Oh. 'Di ba? Kaya tigilan mo ang kakamaritis mo. Pinagmamalaki pa niya, no? 37 years ako na investigative reporter. Oo. Oo. Kaya magaling ako. O, magaling ako. Oo. Ngayon pa, panoorin niyo kung paano mag-vlog. Hmm. Paano, panoorin niyo. Kayo na magsabi kung magaling ba siya. Oo. Diba? Oo. Tapos, syempre ngayon, maririnig ng mga ano, oh, maririnig ng mga magsasaka, wala nga silang alam kung ano yung gentleman's agreement na yan eh. Hindi pa nga mabanggit ni Kuya eh. Oh. So yung gentleman's agreement kasi yan eh, dahil diyan sa ano eh, pero lumalabas yung totoo eh. Oh, wala silang pakialam sa gentleman's agreement kung ano man yung gentleman's agreement na yan, di ba? Oh, ang importante sa kanila yung makapangisda sila. Oh, at ang sabi, lumalabas yung katotohanan. Sa panahon ni Duterte nakakapangisda naman kami eh. Ngayon lang kami hindi eh, makapangisda eh. Ang pag-uumpisa po talaga ng pangaras ng China dyan is 2014, pero nahinto po nung umupo si President Duterte. Kaya kami pong mga mangisda na laging nandyan po sa Scalburo is nakabalik. Pero sa ngayon lang po ulit na nang haras ulit sila ng mga Pilipinong nangingisda. Hiling naman ni Collado sa pamalaan. Sana patulungan niya kami na yung magiging casual na lang, yung parang galaw tayo na walang haharang. Kagaya dati sa mga nakaraang taon na nakakapalaot kami lahat, nandoon yung Malaysia, Indonesia, para sama-sama, magbigaya na lang. Imbis din anya na kalabanin ng China ay makipag-ayos na lang daw ang ating bansa upang hindi sila maipit sa tensyon. Eh wala, away tayo. Oh, di ba? Ulitin natin yung sinabi ng mga isda. Sana patulungan niya kami na yung magiging casual na lang, yung parang galaw tayo na walang haharang. Kagaya dati sa mga nakaraang taon na nakakapalaot kami lahat, nandoon yung Malaysia, Indonesia, para sama-sama. Oh. Yung mga nakaraang taon, sa panahon ni Duterte, nakakalaot sila. Nandyan yung mga taga-Indonesia, Vietnam, Malaysia, sama-sama sila dyan. Pero ngayon, bakit hindi? Oo. Eh dahil nga gusto away eh. Diba? Awayin ang China. Kaya na lang. Imbis din anya na kalabanin ng China ay makipag-ayos na lang daw ang ating bansa upang hindi sila... Ay hindi, wala, away tayo. Mag-away tayo, hindi po pwede yung walang ayos-ayos. Oo, away. Oo. O, tuloy. Maipit sa tensyon. Samantala, sinabi ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, ang EDCA site sa bansa ang isa sa mga dahilan kung bakit naging agresibo ang China ngayon kumpara noong nagdaang administrasyon. Itong si Presidente Duterte, noong sinuspindi niya yung EDCA, natuwa naman ang mga China ron kasi nga, yung pag nagbigay ka ng basis militar, base militar sa lugar, sa ating bansa, kung saan ilalagay yung mga arsenal dyan, mga missile dyan, mga bomba, at nakatutok sa China, eh, talaga magre-react yan. So, yan ang actually yan ang dahilan dyan. Ang, pag hindi mo tinigil yan, ah, palagi nang ganyan ang China. Sa ngayon? Eh, si Bongbong Marcos na mismo nagsabi. Oh, di ba sabi niya no nakaraan, two days ago, no? Oh. Two days ago, siya, pinakita natin na siya mismo nagsabi na pag pinapasok natin ang Amerika, ah, recipe for disaster yan. Oh, kaya yun, ganun ang nangyayari. Disaster talaga. Nananatiling mataas ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Oh. Diba? Ang lupit. Oh. Kawawa sa inyong magsasaka eh. Ito kasi mga media, itong mga media, eh syempre, scoop lang sila dyan. Trabaho nila yun eh, di ba? Pagka mga ganyan, pagka mga ganyan-ganyan mga ano, eh tuwang-tuwa sila dyan. Kasi, tangin na, malaking balita yan, magagalit ang mga Pilipino dyan. Pero kayong mga nag-iisip,
Ha? Kayong mga nag-iisip na Pilipino, huwag niyong pakikinggan yung mga demonyo na yan. Pakinggan niyo yung mga mangingisda. Oo. Yung mga mangingisda. Kasi sila, yung may tunay na experience kung ano nangyayari dyan. Paulit-ulit sinasabi, yung ang dami na lang mangingisda na nagsabi. Noong panahon ni Duterte, nakakapangisda naman kami dyan. Noong panahon ni Duterte, hindi naman kami pinapakialaman. Noong panahon ni Duterte, magkakaibigan pa kami, nagpapalitan pa nga kami ng mga sigarilyo. Diba? Nagbabarter pa ng sigarilyo. Noong panahon ni Duterte, binibigyan pa kami niya ng mga isda. Oh, bakit ngayon hindi na? Oh. Oh. Bakit ganon? Oh.